Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay yung kumpulan ng mga marites sa social media from Twitter, Instagram, and Facebook kung saan may naganap nga pong di umanong anniversary gift sa pagitan ni Main at ni Alden. Mamaya, idedetalye po natin yung Uptown Mall na yan, ano? Pinagkakaguluhan po kasi yan ng mga netizens at atin din pong idedetalye ang nakakatawang imbitasyon na nakuha po ni Alden mula sa Itbulaga kung saan mapapasabi ka na lang talaga ng Itbulaga, EPT, grabe naman kayo. Kinumbida nyo pa si Alden, sana hindi nyo na lang sinama kung ganyan lang ang portion na ibibigay nyo sa kanya. No, ang dami po kasi talaga kahit mga Alden fans sa matitino ay nabubwisit po sa Itbulaga dahil sa ganitong sistema na ginagawa nila kay Alden sa Itbulaga. At syempre, pag-usapan din po natin ang iba pang ganap kina Main at kay Alden kanina lamang ano, at kahapon. Sayang po talaga yung tatlong na i-record ko kahapon, ano? Hindi po natin ito na i-upload, gawa po nang nagpalit po yung editor namin ng internet provider. Ngayong araw po yung naayos at bago nga po ang kanilang internet, harinawa ay malesen po, no? Ang kanilang problema sa internet. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden. Tulad po ninyo, no? Wala rin pong ibang hinihintay na kapalit. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Main at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Ms. Maria Joanna Santos. Sabi niya rito, huwag mang gamit ng kapwa para lang sa kagustuhan mong makapanakit sa damdamin ng iba. Alalahanin mo, hindi natutulog ang karma. Ang taong mapanglamang sa kapwa ay lalong gagapang sa lupa at hindi kailanman pinagpala. Huwag kang manggagamit ng pangalan para sa iyong ambisyon. Tumayo ka sa sarili mong paa. Basta mga true-blooded Aldab Nation, kahit anong mangyari, basta tiwala ka sa Diyos. Walang imposible. Tiwala lang kila Alden at Main, walang mananalo sa taong manggagamit. More prayers for Alden and Main. Kailangan nila ito ngayon sa daming masamang espiritong nakapaligid sa kanila. God bless us all. Tama po kayo, Ms. Maria Joanne Santos. Kung gusto po nilang gumawa ng kalokohan, sana naman sila-sila na lang at hindi na kailangan pang idamay sa menggay. Bukod po sa pagtitiwala natin sa nasa itaas, no? Pagkatiwalaan din po natin si Main at Alden dahil alam po nating lahat na ang mga ginagawa nila. Maraming salamat po sa comments and God bless you rin po. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Ms. Doris Latupan. Sabi niya po rito, effort pa more. Ibyang, correct ka dyan, Mr. Pinas. Di talaga uubra ang anak niya sa amin dito sa District 1 ng QC. They should stop using Main. It's useless. Oo nga, nagsimula silang fans lang na nakiusap sa idolo yung dating eh. Anyway, I like Main's OOTD today in Itbulaga. I noticed her jacket. Looks familiar. If I'm not mistaken, kay Habion, I remember Tisay Dancing Zoo. Suot niya yung jacket na yan. Di naman obvious, Meng. Love na love mo talaga si Hobby. And don't you worry, we trust you both. No matter what, kami pa ba love namin kayo ni Hobby mo. And as much as possible, we do all what we want to defend you against your detractors. And your promise will always remain in our hearts. Sa totoo lang, Miss Doris Latupan, ano, imbis na magalit ako kung mabwisit sa ginawang pumubwisit ni Ibyang, ituwan-tuwa po talaga ako. Kung paano niya ginagamit si Menggay. Paano ba naman? Eh, gigil na gigil. Akala mo, eh, nailabas na, alam niyo yun? Nailabas yung alas na tinatago niya. Yung secret weapon niya, no? Para maitaas ang boto ng kanyang anak. Parang yun yung gusto niyang sabihin, ano? Na, okay, over na. Ito na. Talagang mapapansin mo. Talagang gigil na gigil siya. Diba?
parang gustong manakit, 'di ba? nang banggitin po niya sa Mengay. Alam nyo, ganito lang 'yan eh. Kung tunay na nagmamahalan 'yan, eh hindi na po kailangan pang paulit-ulitin at sabihin pa ng kung sino-sino, kasi lumalabas, nangungumbinsi lang po sila ng mga tao na pinaniniwala po nila na may pagmamahal na namamagitan po dyan sa dalawang yan. Diba? Kahit wala. Kasi lumalabas po na yun at yun po yung ginagawa nila. Doon pa rin talaga ako sa pribadong buhay. Maraming salamat po sa comments at lagi po kayo mag-iingat. At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman po kay Ms. Carmi Reyes. Sabi niya rito, Happy Tuesday, Mr. Pinas. I watched the video greetings of May. Nag-greet lang siya, itong si May, ano? Because of Women's Month. It's ordinary greetings, no sweetness, no endorser, no endorsement to panot, no caring, just casual greet lang. Masyado lang nagpa-highlights itong si Ibyang. The way she introduced of Maine, na kunwari walang alam si Panotsky, let's not be surprised, they will not stop using Maine for dirty politics. Only Maine can stop this. The family of user or they their arrogance, deception, delusion, dishonesty, ego, envy, greed, hatred, immorality, lying, selfishness, unreliability, violence, etc. So District 1, vote wisely. Thanks, Mr. Pinas. Yun po yung kanyang mga sinabi, ano? Exactly the point, Ms. Carmi Reyes. Walang kahit na ano, wala ngang sinabi na iboto po si Panot, di ba? Normal na video greetings para sa mga fans. Ang OA lang talaga. At si Ibyang eh, yung gigil na gigil, nanginginig pa sa pagkakabanggit kay Mengay, di ba? Salamat po sa comments, Ms. Carmi Reyes, and regards po sa family mo dyan. At ito na nga. Nakausap po muli ng aming team si Ate Lou, na alam nyo naman, no, kasama nila Mama Ten, nila Alden, pag meron silang mga proyekto. At batay nga po sa ating nasagap sa kanila, eh, may schedule na po nakuha si Alden, kung saan sa Sabado, naroroon po si Alden sa Itbulaga. Pero matatawa ka, dahil portion lamang po ng Lazada, dun lang po siya iniimbita. Yan po yung sistema at kung paano po nila itrato si Alden bilang double cans. Lahat ng bagay na makakapagpalayo po sa kanilang dalawa ni Maine ay mangyayari at mangyayari. Gagawin at gagawin po talaga. Kaya hindi ko masisi yung iba na nagsasabi po na sana talaga hindi na lang tanggapin ni Alden yung schedule para po sa Lazada. Binigyan nga ng schedule ng Bulaga itong si Alden sa Lazada lang naman. Diba? Ang aming team ay nakikipag-ugnayan na rin po sa ibang mga Tagaloob sa Itbulaga. Pinaparating po namin ang sinasabi ng ibang mga netizens na mga napansin po nila dun po sa mga pangyayaring yun. Diba? At paparating na po tayo sa puntong yun kung saan kapag sila po ay nagbahagi na po sa atin ng kung ano man yung talagang plano nila, eh talagang makakarating din naman po sa inyo sa oras na makuha po namin yung feedback na mula po sa kanya. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, matunog at mainit po, no? Na pinag-uusapan ngayon sa social media, Instagram, Facebook, Twitter, at kung ano-ano pa ang late post kung saan si Maine ay nakita po sa Uptown Mall, na siyang pinaniniwalaan ng iba na doon po naganap ang regalo ni Alden for Maine para po sa kanilang anniversary. Diba? Sa aming pagsusuri, na mga, may yung mga punto de vista po ng mga netizens na ito, kaya po nila ito nasasabi dahil sa oras at araw po kung kailan po ito ipinose. Ganon din po ang bagay kung saan si Alden po, no? Nasaan ang mga panahon na yon. Yan po yung mga tinitignan nila. Pero kahit ano pa yan, kahit na ganyan pong usapan nila sa social media, all I can say is kahit ano pa yan, alam natin pare-parehas na ang pribadong buhay na meron po si Maine at Alden ay hindi po nila ibubunyag, hindi po nila ibubulgar, lalo na sa panahon ngayong laganap ng sarsuela. Diba? Sa panahon po ngayon na ang managements po nila ang nasusunod kahit ano pang mangyari. Diba? Eh talagang napakalabo na magkaroon ng bulgaran pagdating sa bagay na yan. Kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.